Hello guys! Welcome to my channel! For this video, i-share namin sa inyo ang aming Dubai trip. We will share those places na pinuntahan namin sa Dubai. Itong Dubai trip nga pala namin, I was 3 months pregnant. Pero, naging safe naman and masaya ang aming bakasyon sa Dubai. And before I start this video, click mo na yung subscribe button and enjoy watching sa video na ito. Dito kami nagstay sa IGH Castles Al Burj Hotel. At ito yung loob ng room namin. Maganda siya, comfy naman. Maski yung CR malinis as may safety deposit box din. And nagdala kami ng rice cooker kasi you know, rice is life. Pero yung bed niya sobrang comfy din. Nag-enjoy kami kasi may mga bumisita rin sa aming friends. And meron din silang nightlife dun sa may hotel. So may bar sila dun na available. And maganda rin naman yung ambience. Tapos pwede kayo mag-chill-chill. Ayan. Masaya naman. Meron din siyang available na bilyaran dun sa loob ng club nila. Maganda. And affordable naman yung bilihin. Tapos may parang DJ rin sila dyan. Mag-e-enjoy kayo. Nag-enjoy rin kami sa swimming pool na amenities ng hotel. Talagang swimming time kung swimming time kami doon. Kasi ano siya, open siya ng 10 a.m. and magka-close ng 8 p.m. Summer na kasi kami nakapunta sa Dubai. So sobrang init na. Kaya kung mapupunta rin kayo sa hotel na to or mag-swimming kayo sa Dubai, hindi siya magandang idea maligo ng umaga. Sa gabi na lang para hindi kayo lamigin din. The next station is Business Bay. Oh yes, meron silang metro sa Dubai. Kaya napakadali lang puntahan nung Burj Khalifa, yung Dubai Mall. Yung hotel na tinuluyan namin, maglalakad lang kami kasi isang tawid lang, ayun na yung metro station. Kaya ising-isi lang sa amin magpunta ng Dubai Mall para makita ang Burj Khalifa at makikita yung sa bintana ng train yung mga naglalakihang mga building. Ang gaganda ng mga structures. Ang galing ng mga design nila. And napakataas ng mga building. Mag-e-enjoy kayo magmasid-masid habang nasa train kayo. Kasi magaganda talaga yung mga building. Mahabang-mahaba nga pala yung lakarin papuntang Dubai Mall kapag nag-train kayo. Pero okay, magkalala, meron silang walkalator. Hindi ka masyadong mapapagod, mamamalayan mo na lang na sa Dubai Mall ka na. Tapos, magpicture-picture na kayo. At dahil excited kami sa Burj Khalifa, pinuntahan agad namin yun. Kasi kailangan mo lumabas ng Dubai Mall, tatawid ka, tapos medyo mahabang lakarin pa yun papunta sa building ng Burj Khalifa. Pero don't worry kasi maganda naman yung view habang naglalakad kayo. Bawat lakad nga yata namin panay selfie namin eh. Kasi maganda talaga yung view niya.
Sa loob naman ng Dubai Mall, marami rin attractions. Like, itong fountain na to. Selfie kayo dyan. Tapos, meron silang parang malaking aquarium. Tapos, may mga sharks. Mga pagi. Tapos, maraming isda. Picture-picture din kayo doon. Why kawawa? You do not. Dito iyan. Meron din silang ice skating. Maraming mga bagets na nag-ice skating. Siyempre, hindi namin din na yan. Hindi naman ako marunong mag-ganyan. Tsaka, di ba nga, preggy ako nung nagpunta ako niyan. Wala sa aming marunong mag-ganyan. Ito naman, yung mga laruan ng bata. Parang time zone ganyan, parang world of fun. Ganyan. Yung last destination naman namin is yung Burj Al Arab. Yan daw yung mataas pa sa 5-star hotel ng Dubai. Sabi nga nila, yung nandiyan kami, dyan raw nag-book ng hotel si Manny Pacquiao nang nagpunta siya ng Dubai. Wala lang. Yun kasi yung usapan namin, yung nandiyan kami. Kasi nga, siguro ang mahal-mahal ng hotel reservation dyan. Siyempre, si Manny Pacquiao naisip namin.